What's up? Kamusta mga Bok? This is Boktan. At welcome back para sa panibagong video. Ang update sa Pacquiao versus Crawford. Pag-usapan natin yan mga Bok. Pero bago ang lahat mga Bok, don't forget to click that subscribe button at ang ating notification bell para maging updated kayo sa ating mga future uploads. What's up mga Bok? Pag-usapan natin ngayon ang kalalabas lang na balita patungkol sa bakbakang Manny Pacquiao versus Terence Crawford. Sinabi nga ng isang news article ngayon-ngayon lang ay ang negosasyon sa pagitan ng ating former 8 Division World Champion na si Manny Pacquiao at WBO Welterweight Champion na si Terence Crawford ay nag-collapse matapos hindi nabuo ng mga investor ang pera para sa nasabing laban. Kung ating matatandaan mga Bok, sinabi ng top rank CEO na si Bob Arum na may malalaking investor nga daw ang handang maglaan ng pera para matuloy ang laban sa Abu Dhabi. Ibinalita din ni Mike Coppinger nitong nakaraang buwan na ang laban nga sa pagitan ni Pacquiao at Crawford ay kasalukuyan ng inaayos para ganapin sa June 5. Sinabi din ni Coppinger na pinirmahan na nga daw ng ating pambansang kamauma ni Pacquiao ang kanyang parte sa fight contract habang kasalungat naman kay Crawford dahil hindi pa nito pinipirmahan ang kanyang parte sa nasabing kontrata sa hindi pa malamang dahilan. Ngunit ayon nga po sa kalalabas na balita, inanunsyo na ni Mike Coppinger na ang laban sa pagitan ni Pacman at Crawford ay hindi na matutuloy dahil hindi na ibigay ng mga investor ang kinakailangan na pondo para matuloy ang bakbakan. Sinabi ni Coppinger mga Bok, the proposed Manny Pacquiao Terence Crawford welterweight title fight pegged for June 5 appears all but dead after the funding from Abu Dhabi investors never came through. Crawford at long last would have finally landed an elite opponent na the wait continues. Ibig sabihin mga Bok, dahil wala na ang pondo para sa nasabing laban sa pagitan ni Pacquiao at Crawford, ay mananatili pa din silang maghihintay kung ano na ang susunod na balita at pwedeng gawing hakbang para sa laban. Sinabi din ni Mike Coppinger, if the deal completed, the fight would have been headlined ESPN plus pay-per-view. Pacquiao signed his contract but Crawford never did. Now it looked like it doesn't matter that Crawford didn't sign. Sinasabi ni Coppinger dito mga Bok na kung nakompleto daw ang negosasyon ay ipapalabas daw ito sa ESPN at pay-per-view. Pumirma na daw ang ating pambansang kamao samantalang si Crawford ay hindi pa. Subalit kung ating matatandaan sa mga last video at reports natin mga Bok, ay nauna nang sinabi ni Sean Gibbons, presidente ng MP Promotions, na wala daw naging negosasyon at usapan sa pagitan ni Manny Pacquiao at Terence Crawford na sa June 5 daw magaganap ang laban. Although may demand si Pacquiao kay Bob Arum na $40 million para matuloy ang laban sa pagitan nila ni Crawford, ay wala daw talagang naging usapan na sa June 5 mangyayari ang laban. Kaya ito ay taliwas sa mga sinasabi ni Mike Coppinger mga Bok, na pumirma na daw si Pacquiao sa kontrata para sa nasabing laban at habang si Crawford naman ay hindi pa. Para sa sariling opinion ko mga Bok, ay hindi tumutugma ang sinasabi nitong si Mike Coppinger at Bob Arum na may negosasyon at malalaking investor ang handang magbitaw ng pera para punduhan ang nasabing laban. Hindi din tugma ang sinasabi ni Coppinger na pumirma na daw si Pacquiao sa kontrata habang sinasabi naman ni Gibbons na wala daw pinirmahan si Pacquiao dahil wala naman daw naging usapan na sa June 5 mangyayari ang laban. Hindi din tugma na pumirma si Pacquiao habang si Crawford ay hindi pa. Para sa sariling opinion ko kasi, matagal nang inaasam-asam ni Terence Crawford ang makaharap at makalaban ng ating pambansang kamauma ni Pacquiao, kaya walang dahilan para hindi pirmahan ni Crawford ang kontrata kung sakaling mayroon nga. Kaya malinaw mga Bok na gawa-gawa lang ito ni Coppinger at Bob Arum para i-pressure si Pacquiao at gawing kapanapanambik ang laban sa mga boxing fans. Gawain kasi yan ng mga promoters mga Bok. Isa po kasi iyang money scheme, kumikita ng malaking pera ang mga promoters kapag ganito ang kanilang ginagawa. Kaya medyo magulo talaga ang balita. Hindi mo malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo. Isa lang ang malinaw mga Bok, hindi pa nagbibitaw ng final announcement ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Kaya aking masisigurado sa inyo ay lahat tayo ay malilinawan kapag nagbitaw na ng final decision ang kampo ng ating pambansang kamao. Kaya hintay-hintay na lang tayo. Hanggang dito na lang mga Bok. Ano pong masasabi nyo? Don't forget to subscribe at laging tatandaan sa Bok Time, it's sports time. Maraming salamat mga Bok.